samantala, nakatakda namang iharap si dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. kasama ang dalawang iba pang testigo para sa ikapitong pagdinig ng Quad Committee. Tutukan natin ang mga pinakahuling balita sa live report ni Milky Rigunan. Manang Milky? Karen at Will, sa umpisa pa lamang ng hearing ng Quad Committee, agad na pinatawan ng contempt si Nabucom Commissioner Edelberto Leonardo. Ito ay sa pagtanggi na nakapag-meeting siya kina Rolima Garma, dating na Police Colonel ng Central Visayas Regional Command ng PNP CIPG sa mga member ng PMA class 1997 at 1996. Ito ay naganap sa DPWH office sa Davao noong June 2019 at napag-usapan umano ang tinatawag ng Davao FA. Sa interpellation ni Apocalypse on Article 70, Joseph Ethan Paduano, ang chairman ng House Committee on Public Accounts, pinapanakay sa meeting ang Davao Temple. Sa meeting kung saan ito ang Davao Temple, nandun umano sina dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, at Delao at si Bongo. Sa informasyon ni Paduano, ito ang isinagawa tatlong araw bago ang mga sunod-sunod na patayan sa mga bilangguan na merong kinalaman sa illegal drugs. Kabilang na dito ang pagpatay umano sa tatlong Chinese drug sa Davao Penal Farm sa Davao City. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nagmamanifest ng kanyang attendance sa Quad Committee hearing si Davao City Representative Paolo Duterte. Sa unang adreso nito sa committee na siya ay magtatanong sa mga resource person tungkol sa illegal drugs at extrajudicial killing. Para sa NBC TV Network News, ako si Mr. Gunnar Laguna, Maraming salamat, Manang Milky Rigunan, live mula sa mababang kupulungan ng Kongreso.